Conversations with Arturo Las Cañas. Duterte, ayon po kay Las Cañas, is the lord of all drug lords in southern Philippines. Isinulat po ito ni Antonio J. Montalban II nito pong November 30, 2023. Pero bago tayo pumunta dyan sa artikulo na yan, kilalanin po natin kung sino po ba itong si Arturo Las Cañas. Ayon po sa balita noong November 17, 2021 ng Rappler, meron po itong titulong I Hold the Truth, hawak niya daw po ang katotohanan. Ayon po dito kay ex-Dabao hitman Arturo Las Cañas is not afraid of Rodrigo Duterte. Ito pong si Las Cañas, mas kilala po ito bilang Matubato. Ito po yung dating police officer na umamin na di umano'y ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapapatay ng mga kapwa natin Pilipino sa City of Davao at isa daw po siya sa hitman. Basahin po natin ang balita. Arthur Las Cañas has spent the last 4 years in hiding, but the retired policeman remains resolute in his goal to expose President Rodrigo Duterte and the reign of terror he unleashed for decades in his hometown of Davao City. Defiant, but at the same time fearful for his and his family's security, Las Cañas left the country in 2017. Duterte, who served as mayor for more than 20 years, was behind the Davao death squad. Ayon po ito kay Las Cañas. Ito po ay kanyang ipinahayag sa 186-page affidavit submitted to the International Criminal Court in October 2020. Duterte's rule, supervision, and financial support allowed the death squad to thrive, leading to thousands of killings in Davao City. Alam nyo kung pagkukumparahin nyo ngayon itong mga sinabi noon itong si Las Cañas, aba, ay para itong merong katotohanan. Kasi sinasabi mismo nitong si Duterte na ginamit niya ang confidential funds nung siya ay mayor pa sa City of Davao para magpapatay ng tao. Inamin niya po mismo yan sa programa niya sa SMNI. Kaya parang merong talagang relation ngayon ito pong sinabi noon nitong si Las Cañas at saka sa sinabi nitong nakaraang buwan nitong si Rodrigo Duterte, na siya ay nagpapatay talaga ng mga tao using confidential funds dyan po sa City of Davao. O ngayon, puntahan po natin mismo ito pong artikulo na isinulat dito po sa Vera Files nitong si Antonio J. Montalban II noong November 30, 2023. Ito naman po ay available sa public, kaya wala po tayong intention ditong manira ng tao. Nasa sa inyo kung kayo po ay huhusga kung ano ang nasa likod ng balita na ito o kung ano ang pagkakaunawa ninyo. Available po ito sa internet, pwede nyo pong basahin. Kayo mismo ang humusga, pero syempre, re-reaksyonan po natin sa pagkakataong ito. Ayon po dito, to be a major assassin in the Davao death squad, Rodrigo Duterte insisted on one requirement, and that is umerta. Alam nyo, yung umerta, nang nagsimula po ito sa mga tinatawag na mafia. Ito pong mga mafia, nag-originate po ito sa Italy, pero sila po ay lumipat, particular sa Estados Unidos, in the early 1900s. Nagkaroon kasi ng kaguluhan sa Sicily, Italy, noong mga panahong iyon. Merong persecution silang dinadanas sa kamay ng mga Pranses. Kaya yung mga Italiano nag-migrate sa Estados Unidos at kasama sa migrations nila yung grupo po nila na tinatawag na mafia. At ito'y talagang lumaganap, particular noong panahon ng prohibition. Ito pong prohibition o Volstead Act, ito po ay isang batas sa Estados Unidos na tumagal ng mahigit po sa isang dekada kung saan ipinagbabawal ang pagbebenta at paggamit ng alak. Ang mga mafia ng mga panahon na iyon, kinapitalize nila yung prohibition
At sila po ay nag-underground at nagbenta ng mga illegal na alak. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung kanilang mga grupo at pumasok po sila sa iba't ibang mga uri ng illegal na activities. Maraming uri ng mafia. Nandiyan ang New York City, Boston City, Chicago City, mafia. Yung mga nakalimutan ko na yung mga terminology na ginagamit namin nung ako po ay nagtuturo pa eh. Pero napakaraming uri ng mafia. Ngunit isa sa mga requirement ng mafia ay ang tinatawag na umerta. Ang umerta, ito po yung katahimikan ng lahat ng miyembro. Hindi ka pwedeng magsalita kung ano ang nangyayari sa loob ng grupo. Ano ang kanilang mga activities, sino-sino ang bumubuo sa mafia. In short, this is code of silence. Hindi ka pwedeng magsalita at ganoon ang requirement di umano daw nitong si Rodrigo Duterte para ikaw ay mapabilang sa tinatawag na DDS o Davao Death Squad. Hindi ka pwedeng magsalita kahit kanino. Code of silence. That is omerta. Tuloy natin. Arturo Las Cañas had long abandoned that mafiosi like code of silence when he testified at the Senate and later in a pre-trial hearing of the International Criminal Court for Duterte's alleged crimes against humanity. In a job that entailed constant meetings with Duterte and his cronies to see and hear no evil was indispensable. Certainly, there were moments when, overwhelmed with the influx of information they were seeing about the boss, whom every DDS killer called Superman, there was temptation to doubt and ask questions. Yun pala ang bansag nila rito, no, sa kanilang pinuno, Superman. And they are referring kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po ito, ha, kay Las Cañas. Superman was paying them generously. Eh, di ba naalala ninyo, katulad ng binanggit natin kanina, sabi ni Rodrigo Duterte sa kanyang programa sa SMNI, Gika ng Masa, ginamit niya ang confidential funds para magpapatay ng tao. Hindi sa atin ang galing yon, kay Rodrigo Duterte mismo ang galing yon, mga tol. He always assured his major DDS players that he had at his disposal huge amounts of intelligence funds. Las Cañas had sworn in his affidavit submitted to the ICC. But killer colleagues immediately showed and warned that asking probing questions would mean death. Oh, ganun pala, no? Kasi alam nyo, sa mga mapia, kapag ka ikaw ay pumutak, ika nga, nagsalita ka tungkol sa mga ginagawa ng kanilang grupo, eh, capital punishment po yon, kamatayan. Parang ganun din po daw ang naging patakaran ni Superman o kinikilala ni Las Cañas bilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy tayo. Sabi pa po dito, did Superman own a Shabu laboratory or at least had access to one? Tanong po iyon. Si Rodrigo Duterte ba ay merong Shabu laboratory or merong access sa Shabu laboratory? Ano ang sagot ni Las Cañas? That's correct. Tama daw po. Meron daw pong Shabu laboratory itong si Superman. Ang tinutukoy po na Superman dito, ha, nitong si Arturo Las Cañas, walang iba kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, inuulit ko. Nasa sa inyo po yan kung kayo'y maniniwala. Dito po sa binabasa natin. Nire-relay lang po natin ito sa harapan ng publiko at ito po naman ay available sa internet. Sabi po dito nitong si Matubato o Las Cañas, nakita niya sa Barangay Dumoy ang isang Shabu laboratory ng makailang beses. Dahil daw siya ay inutusan ni Mayor Duterte kasama ang Sunny Buenaventura para eskortan ang isang shipment na sinasabing canned fish factory at i-deliver daw ito sa Toril Fishport Complex. Pero
lumalabas na itong canned fish factory ay hindi po pala para sa activities na legal, kung hindi isang export papunta sa Malaysia, pero ito daw po ay Shabu Laboratory. Ayan ha, yan po ang naging pahayag niya sa isang interview noong November 17. O, tuloy natin. Disguise lang daw po yung fish factory. Ang katotohanan daw po, ito daw po ay isang Shabu Laboratory. Kaya parang hindi tayo magtataka ngayon, mga tol, na yung in-identified ng Philippine Drug Enforcement Agency na isang drug lord na si Peter Lim, na kumpare pala ni Rodrigo Duterte, ay nakataka sa bansa. Kasi baka may katotohanan itong sinasabi nitong si Las Cañas. Oh, I always saw Michael Young outside the canned fish factory when we talk about the extortion of the traffic police in the Toril area in their delivery vans delivering to the Toril fish port. We delivered to the Toril fish port more than 3 times. It was all drugs. Shabu daw. Mahigit sa 3 beses. May personal knowledge dito ah, kung totoo itong sinasabi nitong si Las Cañas. Tuloy pa po natin. Las Cañas knew that this was a factory in disguise. He had spoken to the owner of the shipping fleet, a Mr. Cascabel, whose ships were rented to bring the exports to Malaysia. Cascabel told him, "Tor, this is from the drug Shabu Laboratory of Duterte, very sensitive." Napaka-revealing nitong eksplosibo nito pong mga binabasa po natin dito. Ha? Again, I am not saying na ito po ay totoo. We are just trying to relay this information to the public para once and for all, katulad ng sinasabi ng fake news peddler na si Ka Eric, baka paliwanagan din ng mga Duterte na ito'y walang katotohanan. Kasi ganun ang ginawa ng ating House of Representatives. Nung itong si Ka Eric nagpakalat ng fake news, nagsalita ang House of Representatives. At base sa mga ebidensya, pinabulaanan nila ang sinabi ni Ka Eric na naggasta ng 1.8 billion pesos itong si Speaker Martin Romualdez para sa travel expenses. Baka may ganitong issue ngayon, artikulo, magsalita rin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at pabulaanan niya sa kanyang programa ang ibinibintang sa kanya nitong si Las Cañas. Tuloy natin. Remember Michael Young? Memories do not favor him with a rosy picture. In November 2015, before Duterte became president, he visited Young's company headquarters in Xiamen, China. In January 2018, Duterte appointed Young as presidential economic advisor despite his being a non-Filipino. Young's investment expanded during the Duterte presidency. It was Young who introduced Parmalee Pharmaceutical, which bagged multi-million peso pandemic contracts to Duterte. At alam din natin na itong Parmalee Pharmaceutical, ang mga opisyalis po nito ngayon ay narahaharap sa kaso sa ombudsman. Partikular, yung tauhan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Lau. Humaharap po ito ngayon ang kasong graft and corruption sa ombudsman. Hinihintay na lamang natin kung ito po ay aakyat eventually sa Sandigan Bayan. Tuloy natin. In 2017, documents from Philippine National Police Drug Enforcement Group detailed Young's and Alan Lim's link to illegal drugs. But Duterte turned the tables on the whistleblower Eduardo Acierto, former deputy director of PDED. Young never figured not even once in Duterte's
drug matrices written in cartolinas that he presented to the media. Naalala niyo yun, mga tol? Ang daming mga pangalang binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa drug matrix, pero wala po doon itong si Michael Young at saka yung Sir Payne Alan Lim. Eh, ito pala, kasi sinasabi ngayon ni Las Cañas na connected pala ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Las Cañas, however, has more morbid tales. He recalled in his affidavit that sometime in December 2004, the Shabu Laboratory was raided by elements of the Philippine Drug Enforcement Agency, Region 10, under then Superintendent Wilkins Villanueva. Hundreds of kilos of high-grade shabu were recovered inside the laboratory. 6 Chinese nationals were killed during the raid. Pero, eto ah, sa panig naman ng mga Duterte, kasi kung totoo itong sinasabi nitong si Las Cañas, eh bakit wala tayong nababalitaan na talamak ang shabu sa City of Davao? In fairness ah, kasi balansayin natin ito ngayon. Hindi dahil ako ay ayaw ko sa mga Duterte, eh babanatan na natin ng babanatan nang wala man lang pakundangan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ang sinasabi ng mga artikulo na mababasa po natin sa internet, the City of Davao is one of the safest city in the world. At hindi po yan maikakaila, mga tol, kahit sabihin natin galit tayo kay Rodrigo Duterte. Nakasulat sa internet na isa sa mga safest city ang City of Davao. At alam din natin na hindi talamak ang illegal na droga sa City of Davao. Kaya kung merong drug shabu laboratory sa Davao, eh saan na pupunta yung mga ginagawa nilang shabu? Yun ang isa sa malaking katanungan ngayon. Kasi hindi laganap ang illegal na droga. Ang ibig bang sabihin nun, doon lamang nagagawa ang illegal na droga pero naipapakalat sa ibang panig ng ating bansa? Nagtatanong po tayo. Tuloy tayo. Sabagay, totoo naman ang kasabihan, bakit mo dudumihan ang sarili mong bakuran? O, yan di ba? Kahit tayo, sa bahay natin, bakit tayo magdudumi sa sarili po nating tahanan? Hindi natin gagawin yon. Hayaan mong magkaroon ng karunihan sa ibang lugar, pero sa sarili mong tahanan o sa sarili mong bakuran, hindi mo yan dapat pahintulutan. Eh baka ganon yung nangyayari sa City of Davao. Tayo po yung nagtatanong, ha? Tuloy tayo. An arrangement was reached with PDEA to hand over the 11 Chinese to the team of Las Cañas. Superman's instruction was clear. Eliminate them all and dispose them in a very clean manner that no remains or traces of their bodies could be recovered. Pinapatay ni Superman at winala itong mga 11 Chinese na nahuli ng PDEA nung mga panahong iyon. At siguraduhin daw na wala pong ebidensya na makikita sa kanilang pagkawala. Okay? Duterte ordered us, sabi ni Las Cañas, me and Wilkins Villanueva. Ako, napakaseryosong alegasyon ito. Kasi itong si Wilkins Villanueva, naging Director General po ito ng Philippine Drug Enforcement Agency sa panahon ni Duterte at umabot pa nga ito ng ilang buwan sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos bago siya napalitan nito pong si Director General Lasso. Pero ang sinasabi dito ni Las Cañas, eh kasabwat din daw siya. No, totoo kaya ito? Di natin alam. Again, Duterte ordered us, si Las Cañas, at saka si Wilkins Villanueva daw, to kill all the workers and the chemist of the Davao Shabu Laboratory. And I can pinpoint, even up to now, where I buried their bodies. Ito ngayon ang very interesting, mga tol. Saan kaya inilibing ang katawan ng 11 Chinese national na ito na chemist doon sa alleged drug laboratory sa City of Davao? Kasi ganito lang yan kasimple.
kung totoo ang sinasabi nitong si Las Cañas, makikita ngayon yung 11 katawan ng Chinese National. Dahil sinasabi niya mismo, siya ang isa sa mga naglibing doon. O kaya pagka naituro ni Las Cañas kung saan nakalibing yung 11 Chinese Nationals na yon, eh malamang sa malamang, tama ang sinasabi niya. Pero hanggat walang ebidensyang ganong lumalabas, mananatili po itong alegasyon lamang laban sa mga Duterte. Tuloy tayo. Sabi pa po dito, clean up and dispose. It was a classic dead man tail no tails operation. The date, very specific, December 31, 2004. Aso lang, sa sobrang tagal na nito, kung ako ang nag-utos nito, pati yung mga pinangyarihan, ipapalinis ko na. Lalong-lalo na kung ako ay naging presidente for 6 years. Para talagang walang ebidensya. O, kaya hindi natin masisigurado ngayon ito. Maliban na lamang kung makapasok ang ICC na hindi yata mangyayari. Pero ang kasiguruhan lang naman dito mga tol, masegue ko lang yung pinag-uusapan natin. Meron lamang magreklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas, mag-ooperate ang law enforcement agency natin para imbestigahan ang bagay na yun. Kasi wala na pong parliamentary immunity si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung tutusin, hindi na kinakailangan ng presensya ng ICC dito. Ang kailangan lamang yung mga nag-a-allege dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular itong si Las Cañas, ay lumabas at mag-file po ng complaint sa ating law enforcement agency para maimbestigahan ang mga sinasabi niya rito, particular dito po sa artikulo sa Vera Files. Las Cañas recounted that they hogtied and blindfolded. Pinalian nila at piniringan itong 11 Chinese national. 4 po doon ay kababae. At dinala po nila ito doon po sa pinagpatayan nila sa kaginawa po nilang libingan na tinawag pong Lord Quarry. Ito daw po ay merong laking 20 hectares na matatagpuan sa barangay Maa, Davao City. Ito daw po ay ipinangalan sa isang dating police officer. Tuloy tayo. While there, Las Cañas received a phone call from Superman reiterating his order to clean up and dispose of the 11 Chinese nationals, we prepared a common grave. That was, meron daw pong lalim na 8 feet at 6, 6 feet na haba at saka 4 feet na lapad. The first Chinese was shot twice in the head using caliber 22 pistol with silencer. Siya daw po ang bumaril. Si Las Cañas daw po ang bumaril, ha? Sabi niya, I shot the rest one by one twice in the head. Alam niyo kasi mga tol, caliber 22 pistol, maliit lang po yun. Ano? Kung isang putok lang, baka hindi makapatay yun. Kaya para ma-finish talaga ng gusto, dinoble tap, ika nga, nitong si Las Cañas, yung pagbaril sa ulo ng 11 biktima. Umalis daw po sila doon sa quarry. Lagpas ng alas 4 ng umaga. Yun daw po ay unang araw ng taon. It was New Year's Day and they wanted to go home to their families. That afternoon, Superman sent them 5 bundles of fresh money in 1,000 peso denominations at 100,000 per bundle. The following day, Superman's driver and security man, Sunny Buenaventura, phoned him to say that Superman will increase his monthly allowance to 50,000 pesos per month. He had accomplished a job well done. He killed well and kept Duterte's umerta. Pero alam natin na kinalaunan, nag-break ng umerta itong si Las Cañas kasi nagpa-interview siya. Sinabi niya rin sa Senado
na kung ano yung mga kanilang pinagagagawa, and eventually nagbigay siya ng affidavit sa International Criminal Court, kaya wala nang umerta para dito kay Las Cañas. Tuloy tayo. Las Cañas said he had kept his silence for long about the Shabu Laboratory. By then, he had doubts and suspicions about Duterte's sincerity on his so-called campaign against illegal drug. For example, the canned fish factory was not alone. Naku, hindi lang pala iisa itong sinasabing canned fish factory. Pero ito daw po di umano ay isang Shabu Laboratory. Meron din daw pong iba pang Shabu Laboratory. At ito ay matatagpuan daw po sa Barangay Obrero sa City of Davao. Hindi natin alam ang mga lugar na yan. Maybe yung mga taga City of Davao alam po itong mga lugar na binabanggit po dito sa artikulo. Who owned, who operated the Obrero factory? Sabi po nito, si Matubato o Las Cañas, si Michael Yang at isang Charlie Tan. O, yun daw po ha, ang nag-ooperate ng Obrero factory na di umano'y isang Shabu Laboratory. Then, there was a third one inside Green Heights Subdivision on Buhangin Diversion Road. The existence of these Shabu Laboratories was part of the Code of Silence or Omerta. He was part of it. Ang tinutukoy niya, syempre, walang iba kung hindi Superman. At itong si Superman, ayon kay Las Cañas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Was Superman, tinanong siya, was Superman aware of these Shabu Laboratories? Ang sagot po ni Las Cañas, oo, of course. Nothing is established in Davao City without the blessings of Rodrigo Roa Duterte. But how did the Young Duterte Association begin? Here, Las Cañas was very categorical in his answer. Ayon daw po ito kay Sammy Uy. E sino naman itong si Sammy Uy? Sabi po dito, Sammy Uy is one of the responsible persons why Michael Yang entered Davao City with his Shabu Chemist. Yang established the DCLA Mall as a front. Part of the building was owned by Sammy Uy. In his affidavit to the ICC, Las Cañas described Uy as Yang's sponsor and patron in Davao City and the bosom friend of former Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. It was Uy who supervised the construction of the canned fish factory. I saw him there several times during the construction stage. In the same affidavit, Las Cañas recalled an incident when Benaventura referred angrily to Uy as the gambling and Shabu Mafia of Davao City. I asked Las Cañas what that meant. He said that in Davao City, Uy financed the illegal numbers games known as Last Two and High Low. Was Superman aware of it? I asked. Not only aware, sabi ni Las Cañas, Superman was part of it. Nako, hindi lang pala drug ang may kinalaman, di umano, itong si Superman, kung hindi pati sa illegal gambling may kinalaman, di umano, ito daw si Superman. Tuloy natin. Ask if his information were based on rumors, Las Cañas said, I stand by it. Personally, I'm very much prepared to face them face to face. At yan ang aantabayanan natin, mga tol. Kasi alam naman natin na wala na sa kapangyarihan itong si Rodrigo Duterte. E baka eventually makita na natin sa public muli itong si Las Cañas at makapagbigay ng kanyang pahayag kung ito bang mga sinasabi niyang pambibintang sa mga Duterte, partikular kay Superman, na di umano'y si Rodrigo Duterte ay may katotohanan o wala. Tuloy tayo. Because I'm a Filipino, I have to defend my country, not this kind of criminals, especially Duterte. Kaso nga lang, parang wala siyang kredibilidad eh.
Kasi nagpagamit siya sa mga Duterte, di umano, nung mga panahong iyon. Eh baka nag-change na ng kanyang isipan at nagsisisi na sa kanyang ginawa. Biruin mo, ang dami mong pinatay. Tapos bahagi ka ng pagpapakalat ng illegal na droga at illegal gambling. Eh baka nakonsensya na itong si Las Cañas. Kaya ngayon, eh nagsasalita. Sabi niya, I will fight it until the last of my breath. He then challenged Duterte, if he was telling the truth and against my words, why not face me face to face in the ICC? He's a lawyer. I'm not a lawyer. I'm just an investigator. But I can confront him. I can prove my case. My friend, I'm sorry, but I have to defend our country, not you. Yan po ang pahayag ni Las Cañas dito po kay Superman na sinasabi niyang si Rodrigo Duterte. And finally, sinabi po dito sa artikulo, Las Cañas means no words. Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. Yan po ha, binasa po natin ang artikulo na isinulat po nitong si Antonio J. Montalban II nito pong November 30, 2023 kung saan na-interview niya ito pong si dating police officer Arturo Las Cañas o kilala bilang Matubato na confessed, na self-confessed killer di umano daw nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, ang tanong ng bayan, may katotohanan kaya ito pong sinasabi nitong si Las Cañas? Siyempre, claim ito ni Las Cañas. Pero katulad din po ng ginawa nila, partikular nitong si Kaeri, eh nagtatanong na tayo ngayon at hihintayin natin ang kasagutan dito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabulaanan ang mga sinasabi po nitong si Las Cañas. Kasi napaka hindi maganda po nito. Biruin ninyo ang alegasyon ng dating police officer ni Las Cañas, eh ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, drug lords, particular sa Southern Philippines, tapos naki-involve pa sa illegal gambling, hindi yung katanggap-tanggap kung may katotohanan ang sinasabi niya. Eh kung wala namang katotohanan itong sinasabi ni Las Cañas, eh hindi dapat ito manatili sa harapan ng publiko na ganito. Dapat patunayan nitong si Las Cañas, tandaan po natin, sa kahit sa anong forum, ang nag-aakusa ang dapat magpapatunay sa kanyang akusasyon. Kung sinasabi nitong si Las Cañas na drug lord si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapatay ng napakaraming tao sa City of Davao, siya ang magpatunay. At ang gagawin lamang nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay idepensa ang kanyang sarili, partikular sa harapan ng hukuman. Kayo mga tol, ano ang masasabi ninyo dito sa binasa nating artikulo mula sa Vera Files? Naniniwala ba kayo sa mga pahayag nitong si Arturo Las Cañas? At kung naniniwala kayo, ano ang inyong nais na mangyari sa hinaharap? Kung hindi naman kayo naniniwala, eh sana manawagan pa rin tayo ng katotohanan, partikular sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. After all, meron po siyang programa sa SMNI kung saan pwede po siyang magsiwalat ng mga nalalaman niya, magsalita para ipagtanggol ang kanyang pangalan, higit sa lahat, para ipagtanggol ang sinasabi na safest city, one of the safest city in the world, and that is Davao City. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Sa 800 plus na manonood po natin mula po sa Facebook at YouTube, maraming maraming salamat. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento.